Ito na naman si Senator Risa Ontiveros. Tutol na naman ito sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang buwabalik na naman si Risa Ontiveros. Kasi kanina sa isang interview po sa media, sinabi ni PBBM na itong plebiscite, kasi sa pagbabago ng ating konstitusyon, kailangan mo magkaroon ng plebiscito dyan, plebiscite, no? Sa plebiscite, tinatanong ang tao, no? Sangayon ka ba na, halimbawa, baguhin ang ating konstitusyon, parang ganoon. Tulad ng ibang mga lugar dyan sa Mindanao, sangayon ka ba na maging bahagi ng BARM? So, yes or no ang sagot dyan, no? Siyempre, dami mong tatanungin dyan, isa-isa eh. Kung magkakandak ka dyan, medyo malaki ang gastos mo dyan. Bilyones ang gagastosin mo dyan, di ba? So, total, mag-election din naman tayo sa 2025. Why not? Isama na lang yung tanong na yun. Isang tanong lang naman yan eh. Isama na yan doon sa election natin para mas makakatipid tayo, di ba? Yan yung main argument dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makakasave tayo ng resources, makakasave tayo ng time. So, itong question na to, rider question na ito, isama niya sa butuhan sa 2025. Pero syempre, tutol na naman dito si Senator Risa Ontiveros. Yung iniisip ng presidente dito makatipid eh. Sabi naman ni PBBM, titingnan yung mga legal considerations dyan, di ba? Bago gawin talaga yan. Pero yun nakikita niyang possibilities. Pero hindi ibig sabihin na nakapako na yan ay yung gagawin. Pero sa pagiging practical lang daw, mas makakatipid tayo dito. But we have to look into legal considerations, di ba? Kasi baka may bawal. Baka may ma-violate tayo doon sa ating konstitusyon. Pero syempre, si Senator Risa Ontiveros, tutulong agad siya dito. Sabi niya, nasa balita ng politico.com, Chacha plebiscite inclusion in 2025 polls, a bad idea, sabi ni Ontiveros. Masamang idea daw yan, yung isama itong plebiscite, no, sa nalalapit na halalan. Bakit niya sinabing masama yan? Contrary na naman sa sinasabi ni PBBM. Ito mahirap ka-coffee kapag ang mga senador at maging mga congressman, taliwas o hindi sumusunod o hindi kaalyado o lihis ang landa sa ating presidente, magiging kontrahan eh. Imbis na marami tayo magagawa, kung kontrahan, wala kang magagawa dyan eh. Kasi nahahatak eh. Imbis na pasulong tayo, nahahatak eh. Doon minsan, nakakatulong din, check and balance, pero mostly hindi eh. Senator Risa Ontiveros on Wednesday voiced her concern over the proposed inclusion of a plebiscite option in the official ballot for the 2025 midterm elections if ever the proposed amendments in the 1987 Constitution succeeds in Congress. And I think, magsasucceed yan, di ba? Ang House of Representatives, ongoing, hanggang ngayong gabi nga, naghihearing sila ngayon eh. At sa tingin ko, makakapag-deliver sila bago ang SONA, matatapos sila yung pagdinig na yan. Ang Senado, ay hindi tayo tiyak dyan, medyo mabagal kasi kumilos ang Senado. Yun nga ang isang hamon, and I think, ang pagpilit nila ng plebisito sa kanilang Peking People's Initiative o plebisito sa sinasabing amyenda, sa economic provisions lamang ng konstitusyon, I think it's a bad idea any which way na gawin yan sa ngayon, Ontiveros said during a press conference. Bakit? Nasaan ang sagot? Sige, baka lang doon sa baba yung sagot, no? Kasi generic statement na naman ito eh. Basta tumutol lang talaga eh. Yun lang yun eh. Commission on Elections Chair George Irvin Garcia earlier said the poll body is ready to include the plebiscite option in the midterm polls. Official ballot which allows voters to approve or junk the proposed economic provisions and the constitution and will not spend any additional amount on the said matter. Malaki kasi talaga yung matitipid. Ang COMELEC na mismo, syempre, magkukost benefit analysis yan eh. Once na isabay na natin yan, hindi ka na magpiprint ng bagong balota, hindi ka na magre-rent na naman, maglilis itong vote counting machine, etc. Kasi sinabay muna doon sa election. Ontiveros stood firm with her position against any amendment of the 1987 Charter considering the mode on how it should be amended. So, yun naman pala kasi, ayaw talagang palitan ni Ontiveros ang Constitution. So, malinaw yan. Kahit anong gawin yan, anong paraan yan, di talaga tututol. Yun pala ang dahilan niya. Ayaw kong baguhin yan. Casted on stone na yan. Para tayong asenso. Diba? Maging expert to sa mga sa saligang batas eh, sa mga pagdinig, kung makikinig kayo ng mga hearing sa Senado at dyan po sa House of Representatives eh, isang sinasabi nila, may mga ilan nila lang na tumututol, pero majority ng kanilang kagustuhan, amyandahan ang ating konstitusyon. Kasi 1987 pa yan. Diba? Anong taon na ngayon? 2024. Baka hindi na nagwo-work yung ilang provision dyan at kinakailangan ng baguhin. Dahil maraming opportunities na sana papasok sa bansa, pero hindi natin na ma-maximize because of the restrictions of our constitution. Ako po'y tutol sa Chacha, whether as economic or sa political provisions
whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong Peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso, dahil hindi pa nga sigurado kon-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Tutol talaga ako dyan. Yeah. Kahit ano palang gawin, eh, hindi na makukumbinsi itong si Senadora Risa Ontiveros. Ayan, tiyak na siya dyan. Sigurado-sigurado na siya, tutol. Eh si PBBM gusto eh. Edit kontra talaga siya dyan. O, ano ba to? Yan pa ba yung point ni Risa Ontiveros noon pa? O ngayon lang dahil yun ang point ni PBBM at gusto niya lagi siyang kumontra? Yun ang nakalulungkot dito sa sitwasyon na yan. Gusto ni Ontiveros, siya lang ang yayaman, sabi ni Gemma Garais. Posible. Celia Peña, si Ontiveros, laging panira. Laging kontra talaga. Judah Discovery, wala kang gustong mag-imbestiga sa 51 billion ni Pulong kasi tumatanaw sila ng utang na loob kay Duterte. Judah Discovery. Possible, no? Norley, Dicenor, shoutout sa iyo, ka-coffee. Nakikinig sa atin. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo, ano? Rosalina Gonzalez, nakikinig din po sa atin sa YouTube, sa Facebook. Happy viewing sa inyo. Kay Joe Colliado, kay Maria Luzet. Uy, shoutout po sa inyo. Kay Bong Malacapo, yan, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Alright, sige. 1987 Cory Constitution, correct. Marlo Oyando, ka-coffee, shoutout, watching from La Union. Happy viewing po sa inyo. Bakit pag sinabi ni Ontiveros, di na matutuloy? Butuhan naman yata sa Senado yan. Correct, wala siya, isang boto lang naman siya dyan, di ba? Pero sure na siya sa decision niya. Ito decision ko, hindi na mabubago. So, wala niyang sense sa pagkakaroon ng hearing sa kanila o pagdinig dyan kasi negatibo na agad siya dyan. Tingnan natin kung ano mangyayari in the coming days. So, anyway, sige. Ako yung magpapaalam na muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Miyerkules po ng gabi. Thank you sa mga sumubaybay po sa atin. Yung mga hindi pa po naka-like at naka-follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee. Iyan, pasuhin na lang po. Click lang po yung follow or like. Nasa YouTube naman po ngayon. Baka hindi pa po kayo naka-subscribe at nakikinig po kayo ngayon. Paklik na lang po na subscribe. Ayan, nandiyan po sa baba. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee, ha? Dahil may pasok pa po tayo bukas. Maraming salamat po sa inyo. Goodbye everyone, good night, and salamat-salamat sa pagtutok po sa akin ngayong araw po ng Miyerkules. Bye-bye everyone!